pagkatapos nga pong i-anunsyo ngayong araw mga idol na mawawala si Mo Bamba sa Los Angeles Lakers ay kikilalanin nga natin ngayon dito sa ating bagong video kung sino nga ba ang ipangpapalit nila sa kanya. Sasamahan na rin natin yan ng naging labanan ni na Draymond Green at Dillon Brooks at ang 0-3 record ni Stephen Curry sa pagbabalik niya sa Warriors at ang balitang out for the regular season nga talaga si Kevin Durant. Kaya mga idol, tara! Isang araw lamang nga po mga idol ang nakalilipas mula nang magtamo ng injury si Kevin Durant sa kanyang paa sa warm-up ng kanilang game kontra sa Oklahoma City Thunder. Inanunsyo nga po mismo ni Adrian Wojnarowski na mawawala si Kevin Durant sa Phoenix Suns ng at least 2 hanggang sa 3 linggo. Pero magdedepende pa rin naman nga po ang kanyang pagbabalik sa magiging responde ng kanyang katawan sa mga susunod na linggo. Ibig sabihin, malaki pa rin talaga ang posibilidad na tuloy na siyang maging out for the regular season, lalo pat malaki nga po ang kanilang chance na makapasok sa playoffs kahit hindi na siya paglaruin pa. Ika nga, re-race back na lamang nga po ng Phoenix Suns ito ang lakas ni Kevin Durant sa darating na playoffs. Samantala, dumako naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naging initan nina Draymond Green at Dillon Brooks. Matagumpay nga po mga idol na protektahan ng Memphis Grizzlies ang kanilang home court kontra sa Golden State Warriors matapos silang manalo dito sa score na 131-110. Kahit man nga sinubukan ng Warriors na makapag-comeback, na pigilan rin naman ito ng Memphis. Salamat sa pag-step up ng kanilang mga natitirang player, kasali na dyan si Dillon Brooks na bukod sa nakapagdala ng 14.6 assist, nakipag-inita na naman nga po siya sa buong Golden State Warriors, lalong-lalo na kay Draymond Green. Nakikipag-trash-talkan nga po siya kay Stephen Curry at nakikipag-face-to-face pa kay Draymond Green sa gitna ng court, sa second quarter ng kanilang laro. Yes mga idol, nagkaroon ulit nga sila muli ng bakbakan at komprontahan ni Draymond Green sa kanilang game. Ngunit dito nga po nakuha rin naman ni Dillon Brooks ang huling halakhak ng makuha ng Memphis ang panalo. Dagdagan mo pa na sinabihan pa nga po niya si Draymond Green sa kanyang post-game interview na ipagpatuloy lamang ang podcast at pag-uusapan ulit siya dito upang sigunon ay mas lalo pa siyang gumaling sa paglalaro. Para rin nga po sa kaalaman ng lahat, 0-3 na nga po ang record simula nang bumalik si Stephen Curry sa Golden State Warriors sa kanilang road game ngayon. Samantala, dumako naman tayo sa ating huling storya dito sa papalit kay Mo Bamba sa Los Angeles Lakers. Inanunsyo nga po ngayong araw mga idol ni Coach Darvin Ham matapos nga po magtamo ng injury si Mo Bamba sa kanyang paa noong nakarang araw kontra sa Golden State Warriors. Mawawala nga siya ng at least 4 linggo. At dahil nga po mga idol, kakaunti na lamang ang mga natitirang laro ng Lakers sa regular season, posible nga po na hindi na ito makahabol pa. Wala rin naman nga silang kasiguraduhan kung makakabalik agad-agad si Mo Bamba sa lineup ng Lakers pagkatapos ng isang buwan. Gayong magdedepende pa rin naman ito sa magiging lagay niya. Kaya dahil nga dyan, mukhang kailangan nga talaga nilang kumuha ng isang bagong center na ipangpapalit nila sa kanyang pwesto. Hindi rin naman nga pwedeng gumamit nilang parati ng small ball lineup gayong dito nga sila parating natatalo. Bale, meron naman nga sila ngayong isang bakanting pwesto sa kanilang lineup na maaari nilang gamitin upang makasungkit ng ilang magagaling na free agent center katulad na lamang ni na LaMarcus Aldridge at di kaya si Serge Ibaka na meron pa rin naman nga daw ibubuga sa loob ng NBA. So yun lamang mga idol ang ating pinakabagong balita ngayon dito na ating pinagkwentuhan sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayong maging updated at laging manotify sa mga videos na pinapalabas ko. Shoutout sa lahat ng laging nakaantabay dyan. Thanks for watching mga idol. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon.